Ano ang fond memories ninyo nung kabataan ninyo? Sure ako. Ang paglalaro, hindi ba, nung bata tayo? Naku, bahay-bahayan, piko, Chinese garter, yan ang mga hindi ko makakalimutan. Dahil kids will always be kids, ika nga, adventurous and forever curious, eto na ang good news, mga bagong discoveries na tiyak mag-e-enjoy ang mga chikiting plus matututo pa sila sa maraming bagay na high-tech at moderno. It's bonding time in the new normal dahil kids just wanna have fun. Ang paglalaro ay mahalagang bahagi sa paglaki ng isang bata. Hindi lang kasiyahan ang nabibigay nito, pero dito rin sila natututo tungkol sa maraming bagay sa kanilang paligid. At sa kalaunan, magiging malaking bahagi ng kanilang buong pagkatao. Sabi nga nila, a happy childhood will lead to a happy life. Kaya buti na lang may mga pasyalan at play area na ngayon na moderno na hindi lang saya kung hindi pag-aaral o learning na rin ng mga kids who just wanna have fun ang dala. Mga child-friendly places na talagang rated fun at syempre certified approved ng inyong Rated Corina. Let's get dirty and happy, mga kids, dahil dito sa Gutopia sa SM MOA sa Pasay. Unique yet intriguing fun ang alok sa mga chikiting. Enter at your own risk. Just wait, please. Here, be ready to get slime. Very colorful ang paligid. Weird, pero wag ka ha, dahil Instagrammable naman talaga. Kaya first look pa lang ng mga kids, sure na they can't resist. Highlight sa kiddie place na ito ang paglalaro ng slime na talagang trending at patok sa mga bata who are just looking for a different kind of fun. So this one is non-toxic, so it's safe for kids to play po. It's fun and it's stretchy and you have fun with it. Hit na hit daw ang slime sa mga kids dahil pinapatingkad nito ang kanilang mga senses. Aliw pa dahil catchy ang mga kulay. Pero sa ibang medyo madidirihin at choosy na ayaw ng slime, mag-i-enjoy din ang iba sa kanilang mga kiddie attractions sa Gutopia. Welcome to the Galactic Arena, to where the adults and kids can play inside Gutopia. Ito pa ang mga sure hit sa kanilang lugar, ang Gunado, na paramihan ang kanilang ishoot na pink ball sa basket habang binubugahan ng malakas na hangin sa loob ng booth. Human bowling ball. Sasakay si Baguette sa giant ball na tatama sa mga giant bowling pins. Mahahasa rin ang wits and agility ni Chikiting sa slime spy sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga laser lights. Kita nyo naman o enjoy na enjoy ang mga bagets. Pero teka lang ha, parang mas enjoy yata ang mga nagfi-feeling mga bagets. Enjoy, kasi mga bata super enjoy. So kami mga mami super enjoy din for the kids. Nag-enjoy din kami para kung bumabalik pa rin sa pagkabata eh. Makakaasa din naman ang mga daddy at mommy na safe ang mga kids ninyo dahil sa mga safety protocols na ipinatutupad daw nila. Kung nag-enjoy kayo sa madulas at slimy experience ng Gutopia, wait, there's more! I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo, super kintab. So proud of these products. Naku, take it from me, hindi talagang madali ang mag-entertain o maglibang ng ating mga kids, hindi ba? Lalo na kung nagsasawa na sila sa kanilang mga gadget o sa pagpipiko. Naku, mahirap nang mag-isip ng kung ano-ano problema pa yan, may tantrums pa. Pero iba dito sa PlayLab sa Robinsons, kung saan pinagsama nila ang digital and physical activities for your kids 1 to 15 years old. Exciting! It's a new concept. At alamin natin, silipin natin. Wow. Ang natatanging digital kids playground sa bansa. Tiyak mag-e-enjoy si Baguette sa mga futuristic and interactive games dito.
At the same time, may educational attractions pa na talagang amazing. Ang concept po niya ay digital playground. Basically, you have the elements of a typical playground, pero may mga attractions po kami na immersive and interactive digital attractions. It's not just all about fun kasi dito dahil they will learn a lot. Ang iba pang mga bata, abay dito pa daw nakakaisip kung ano ang gusto nila paglaki nila. Out of the box kasi ang Playlab. May mga attractions po kami sa loob ng Playlab na nagde-develop ng cognitive and creative skills ng mga bata. May mga logic development po doon habang nilalaro nila yung games. At saka may mga tasks sila na kailangan gawin para ma-reach yung objective ng game. Tulad nitong digital painter, pinapatingkad nito ang imagination, coordination, at creativity ng bata. Okay, tinuro na nila sa akin. Let me do it. Pipili ka ng color. And pink. And you color everything. Lagyan natin ng green. Ayan. O, diba? May konting yellow. Tcharan! That's my flower. And then, you press bloom. Pupunta siya dito. And then, tcharan! Mapupunta siya doon. There it is! There it is! My flower! Hango naman, sa typical playground slide ang fantasy slope. Pero syempre, dahil digital ito, para kang nasa ibang mundo habang dumadausdo sa high-tech slide na ito. Nagre-react po ang floor natin sa movements ng mga bata. So as you can see, meron din ganito na parang pang-physical. For physical coordination and muscle development, it's really a marriage between physical and digital. Kaya ang tawag ay phygital, na kakaiba talaga. And I think digital is here to stay anyway. Pero some good things should never change. So, before and future, magsama dito lang sa Playlab. Mundong makulay talaga ang hatid ng Playlab sa mga bagets. Affordable na sulit pa ang kanilang oras dito. Bukas ang Playlab sa mall hours mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. And maliban sa mga colors, of course we have our drawing. Naku, gustong-gusto yan ng mga anak ko. Parang ito, hindi na kailangan ng chalk at saka blackboard. Ito na lang ang gagawin. Tira! Oh, love it! Kung outdoors naman ang hanap ni Bagets, aba, let's go out of the metro! At dayuhin natin ang Alfonso sa Cavite. Effort kung effort ang ginawa dito. Dahil sa gitna ng kagubatan matatagpuan ang Reptile Land, ang 2 hektaryang amusement park na dinisenyo para magbigay ngiti sa mga bata. Lalo na matagal-tagal din sila na tenga sa mga bahay dahil sa pandemya, di ba? Highlight ng Reptile Land ang mala Jurassic Park at realistic animatronic dinosaurs. Mapapasigaw ka naman talaga dahil parang tunay. Main attraction din ang mga outdoor adventure tulad ng all-terrain vehicle o ATV na pwedeng gamitin para malibot ang buong lugar. Meron ding extreme adventure, ang zipline. At kung gusto ninyo ituro kay Bagets ang mga traditional Pinoy games, dito sa Reptile Land, malalaro din ng mga chikiting ang larong Pinoy. Yung mga sinaunang laro, hindi na nila napapansin, hindi na nila napapahalagahan. So kailangan natin experience sa kanila yung pagpipiko, pagsusungka, para hindi lang sa gadget sila nakapokus. Kailangan natin ipa-experience sa kanila kung ano ba yung mga pinagdaanan ng mga ninuno natin. Like yung pagbabayo ng palay. Malaking tulong rin sa muling pagbuhay ng turismo sa bayan ng Alfonso ang mga pasyalan tulad ng Reptile Land, lalo na ngayon na unti-unti nang bumabalik sa normal ang turismo.
So ngayon kasi medyo nagre-ready na rin kami. May partnership na kami with different travel agencies or operators na magdala ng mga field trips po dito. Karapatan ng mga bata ang maglaro. At sa pamamagitan ng paglalaro, nahahasa ang kakayahan ng bata sa mga problem solving, sa imahinasyon, at sa pagkamalikhain. Nakakatulong din ang paglalaro sa pagbuo ng relasyon sa ibang bata o ang social skills, gayon din sa kanilang physical and mental health development. Kaya moms and dads, o ngayon mayroon na kayong pagpipilian na moderno na at the latest. It's bonding time na ilabas at ipasyal sila dahil minsan lang naman sila maging bata. Bakit nga ba ang buhay talagang napakahiwaga? Yan ang tanong ng isang lalaking taga-Tondo na aming nakilala. Ang kanyang mga kamay na baligtad ang daliri sa dalawang paa dikit-dikit naman. Pati ang kanyang muka, hindi mawari. Pero huwag ka dahil siya ay matatag at matapang sa buhay. Kaya eto na at kilalanin natin ng gusto, ang pride ng Baseco, ang makabagbag damdaming totoong kwento ni Mang Danny alias Boy Lechon. Sino ba naman ang hindi matutukso at matatakam kapag ito na ang ipinaparada sa inyong harapan? Mainit-init pa ang malutong at nagmamantikang mga lechong baboy. Kani-kanyang pik, may habol ang balat, merong ang tenga o buntot. Ang iba aminadong guilty sa pagiging PG kapag ito na ang nakalatag sa handaan. Ultimate favorite kasi ng mga Pinoy, ang lechon. Siyempre, paghandaan lechon. Kasi yun yung unang-unang tinitira ng mga tropa pag kainan, di ba? Tapos yun pa yung unang-unang binabalot. Yan ang unang-unang nauubos. Kaya yun ang talagang pinagkakaguluhan, lechon. Siyempre, yung balat at ulo, ang sarap niya ni Paksiw. Panalo lagi, number one niya sa mga piyestahan. Star ng okasyon ang lechon dahil isa daw itong patunay na espesyal at bongga ang iyong handaan kapag mayroon nito sa pagkainan. Pero dito sa Baseco compound sa Tondo, Maynila, isang tao ang pumapasok agad sa isip ng mga taga rito kapag lechon na ang pinag-uusapan. Hindi dahil isa siyang maglilechon o di kaya'y hilig niya ang makasalanang pagkain, kundi literal. Kawangis niya ang lechon baboy. Siya ang 51 anyos na si Danilo Estojero o mas kilala sa tawag na Boy Lechon. Araw-araw lalakad siya sa kahit saan-saan lugar. Ganun, nanghihingi ng limos ba, ganun, para makakain siya. Or pambili ng gamot. O yung kapatid niya, dito sa akin, nangungutang ng pagkain. So ako naman, willing akong magpautang kasi bumabaya din sila kahit mga 1 week, ganun. Siya po yung lagi lang dumadaan dito sa aming barangay. At naminsan nakikita ko pa sa labasan. Siyempre ho, naaawa rin naman tayo sa kanila. Kung ano yung ginagawa nila sa buhay, sa araw-araw. Pero sa nakikita ko naman, siya po'y malinis eh. At saka sa tingin ko, hindi naman po talaga siya umaasa ng tulong sa barangay. Tiklop at nakabaligtad ang mga kamay na parang kamay ng isang nilitsyong baboy. Ang kanyang mga daliri sa paa dikit-dikit at walang mga pagitan. Kahit ang kanyang mga mata, deformed at hindi mo rin mawari ang itsura. Kaya marami tuloy ang nagtataka. Isinumpa ba o sadyang ipinanganak siya na ganito na ang itsura? Kwento po kasi ng nanay ko noon, maliliit pa kami kasi lagi naman yan nagbibiroan kami dati. Magkakasama kami. Sabihin niyan, tiyan kuya mo, kaya yan naging ganyan kasi hindi ko nakain yung lechon na pinaglilihaan ko. Kasi niloloko namin yan siya kasi minsan yung kamay, nilalagyan namin tubig. Lihi na hindi daw nakain ng kanyang ina noong ipinagbubuntis siya ang itinuturong dahilan kung bakit sinapit ni Mang Danny ang ganitong kalagayan ng kanyang itsura. Baka sa kanyang mga malulungkot na mata ang matinding hirap na pinagdadaanan sa buhay.
Dumating din siya sa punto na tinanong niya ang langit kung bakit ito ang kanyang sinapit. Sa murang edad, marami na raw ipinagkait ang mundo sa batang si Danny. Ang mamuhay ng normal, makaranas ng kaginhawahan dahil parating salat sila sa buhay. Hindi rin niya natikmang makatungtong sa eskwelahan, kaya lumaki siyang mangmang, walang kaalam-alam. Hindi po kung pinagpagalang magulang ko. Ang sasabi nila, baka daw ako tutuhin, baka daw ako pihin. Kaya hindi ako nag-aral. Wala sa akin yun. Hindi ako nakadalas ng ganun. Hindi ako inasar. Inapil ako. At magpahangga ngayon, ang tila sumpa ng tadhana ay daladala pa rin niya. Sa maliit na kwartong ito na animoy isang kural ng baboy, pilit na ipinagkakasya ng kanyang pamilya ang kanilang mga sarili. Sa anim na tao, hindi mo lubos maiisip kung paanong pwesto sila mamaluktot para lang makatulog. At kahit saan ipihit ang iyong mga mata, mga basura, daga at samot-saring insekto ang makikita. Kaulayaw na nila ang mga ito sa araw-araw. Ni wala ding maayos na pwesto ang mga kawad ng kuryente. Madilim, maputik, marumi at mabaho. Pero tiniis lang ni Mang Danny. Kalbaryo ang bawat galaw ni Mang Danny. Hirap kumaing mag-isa, pero kita sa pobreng mama ang kagustuhang mamuhay ng normal. Maingat niyang iniipit ang kutsara sa kanyang mga kamay. Magkalaman lang ang sikmurang kumakalam. Larawan man ng kawalan ng pag-asa ang kanilang tahanan, ni minsan hindi inisip ni Mang Danny na kaawaan ang sarili. Niyakap niya ng buong buo ang pagsubok na ito sa kanyang pagkatao dahil alam niya may hangganan lahat ng ito. Makakilos ako kahit maliit yung bahay. Makakilos ako. Ang mahalaga, may matulugan ka, may magpapahingan ka. Wala mahalaga sa akin. Basta may maliit na bahay. Tuwing umaga, pagputok ng liwanag. Sinisimulan na ni Mang Danny ang maglakad para makadelihensya ng pera. Wala kasi sa bokabularyo ni Boy Lechon ang maging pabigat at walang silbi sa kanyang pamilya. Wala akong naramdamang pagsubok. Kahit bagyo, kahit umulan, nasa labas ako. Nalalis ako para kumita, para makain. Kumikilos ako para hindi ako umasa. Hindi ako umasa sa mga kapatid ko. Kumikilos ako para kumakain sa araw-araw. Normal na raw sa kanilang lugar na makitang laging nasa kalye si Mang Danny. Hindi kompleto ang Baseco kung walang matandang Danny na kumakatok sa kanilang mga tahanan. Humihingi ng konting tulong pangkain. Pero sa kabila ng kanyang katatagan, may mga pagkakataon pa ring sinusubok siya ng mga mapanghusgang kapitbahay na pagtatawanan, na pagsasalitaan ng masakit at iniinsulto ang kanyang itsura. Pinakamasakit po sa amin yung marinig po namin na sinasabihan siyang abnormal. Kasi po, bilang kapatid po, nasasaktan po kami kasi kadugo namin yan. Masakit po sa amin yung kadugo namin na pinagsasalitaan ng masakit. Ang perang kinita sa maghapong pagratsyada sa mga kalye ng Baseco, ibinabahagi ni Mang Danny sa kanyang kapatid. Mabait po yan. Hindi po yan madamot. Pag may pera yan siya, bibigyan ka niya. Sasabihin niya sa'yo, may bigat na ba? Sabi ko, wala pa. Ito, kunin mo to. Bumili ka doong bigas, magsaing ka. Si Vilma na kanyang nakababatang kapatid ang pinaghuhugutan ng lakas ni Mang Danny. Palagi itong nasa kanyang tabi, hindi man niya kailangan ng alalay. Pero nakatatak na sa isip ni Vilma, nakadikit na raw ng kapalaran niya ang samahan ng kanyang kuya
hanggang sa pagtanda nila. Ako sa akin, habang buhay pa ako, nandito ako sa kapatid ko. Ganyan ang kalagayan niya. Minamaltrato man siya ng ibang tao, tingin sa kanya, sira ulo, abnormal. Kahit na kulang siya sa ganyan, na pinangalak siya, kulang siya sa kamay, kulang siya sa paa, hindi yan dahilan para hindi namin siya mahalin. Kasi kapatid namin siya. Pinanganak siyang buo para sa amin, pinanganak siyang tama, pinanganak siyang matino para po sa amin, pamilya niya. Hindi po ako magsasawa habang buhay po ako, hindi ko pagsasawa at tulungan yung kapatid ko. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. So, ang face cream mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Pero dahil sa awa ni Vilma sa kanyang kuya, madalas pa rin niyang itanong, bakit ba sa lechon baboy pa ipinaglihi ng kanyang ina ang kawawang kapatid? Ang kalagayang ito ni Mang Danny, may paliwanag ang siyensya. Sa pagsusuri ng isang eksperto sa ganitong kondisyon, mas naliwanagan ng pamilya ni Mang Danny kung ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit naging ganito ang itsura niya. Based on the picture that I saw, na pinadala sa akin, so the patient definitely has a condition called syndactyly. So syndactyly is a congenital malformation in which there's the failure of the separation of the fingers and the toes. Ibig sabihin, nagdidikit-dikit yung mga kadaliri niya sa kamay at saka sa paa. So primarily, it is caused by a genetic defect that can be inherited by either sa mother or sa father side. Like sa case ni Mang Danny na yung mami niya daw, during pregnancy naglilihi daw siya ng lechon pero hindi niya nakain. Kaya daw nagiging ganyan yung itsura ni Mang Danny. So ang sagot natin dyan, hindi yan siya totoo. Isang ano lang siya kung paniniwala pero wala talagang proof na natotoo siya. So, somehow, yung mga kinakain ng mommy during pregnancy would influence the growth of the child. Pero hindi ibig sabihin na kung ano yung kinakain niya, magiging ganun din yung itsura ng bata. Kaya very important talaga na i-remind natin yung mom to eat healthy foods para mag-expect din tayo na pag-deliver niya ng bata, magiging healthy din yung bata. Kasi yung first 3 months ng pregnancy ng mother, doon kasi ng time na nagde-develop yung mga daliri natin, yung sa paa. So if ever yung mommy is laging nagyoyosi, uminom ng alak, or nagkaroon siya ng mga viral infections, also uminom siya ng mga drugs, or any ng mga gamot. So that may affect the growth of the child. Taliwasa isinisimbolo ng mga lechon na kaligayahan at engranding mga selebrasyon. At kahit pasabihin dito ipinaglihi ang itsura ni Mang Danilo, ay hindi naging masagana o masaya o engrande ang kanyang naging buhay. Hindi pa nga daw siya nakakatikim ng ganitong klaseng ulam. Kaya ito ang kanyang munting hiling na makatikim naman daw siya ng ganyang ulam. Kaya Mang Danilo, eto ngayon ang aming munting handog sa iyo. It's a call for a celebration para sa inyo ito, Mang Danny, dahil sa inyong katatagan at hindi pagsuko sa buhay. Ang lihi na hindi natikman at nakain ng nanay ni Mang Danny, ngayon siya na mismo ang titikim. At hindi lang yan, handog din namin ang mga grocery para kay Mang Danny at sa kanyang pamilya. Eto, magbibigay kami ng bigas, tinapay. Ayan, para pang unboxing dito. Magbibigay tayo ng instant noodles, merong kape, merong kalaman, may sardinas, ayan. So, pangtulong lang ito. Patuloy din po naming sisikaping tulungan si Mang Danny para magkaroon ng maayos na bahay at pamumuhay. Kaya Mang Danny, sana ay happy ka dahil deserve mo yan. Salamat ako. Nakatikim na ako ng gustong tikman. Nararamdaman ko sa lechon. Para siya lalo kainin. Masarap kainin. Yun lang. Yun lang ako nakatikim ng lechon.
tulad ng lechon sa mga handaan. Si Mang Danny ang star sa kanilang lugar dahil inspirasyon siya ng karamihan. At sa kabila ng estado ng kanyang buhay, patuloy pa rin umaasa at nangangarap itong si Mang Danny. Na balang araw, maaalis niya sa malakural na tahanang ito ang kanyang pamilya at wala nang gutom silang mararanasan. Kailangan ko ng bahay. Kailangan ko lang mambibiling bigas. Para sa mga nais magpaabot ng tulong kay Mang Danny at sa kanyang pamilya, makikita po ninyo sa inyong mga screen ang mga numero para siya ay makausap. Ang inyong mga tulong ay lubos nilang ipagpapasalamat. Patunay ang kwento ni Mang Danny na hindi nasusukat sa pisikal na itsura ng isang tao ang kanyang pagkatao at katatagan sa buhay. Hindi man siya normal na maituturing, pero dinaig pa ni Boy Lechon ng Baseco ang ibang tao na walang pangarap dahil siya'y patuloy na lumalaban ng patas para sa sana'y maging magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namumroblema tayo sa maduming balat? Ito, tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!